A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa giliw naming tagapakinig. Andito naman po tayo sa ating talakayan sa pananampalatayang Islam. Ano po bang Islam? Dapat nating malaman ito. Unang-una, ang Islam po, ito ay Arabic word na ibig sabihin complete submission to the will of God. No? And the way of life. Dapat malaman natin ito, mga mahal naming kababayan, kasi po marami sa atin na mga Filipino na hindi pa po nakakaalam kung ano po ang pananampalatayang Islam. Alam niyo po ba na ang pananampalatayang Islam, ito yung relihiyon ni Adan, ni Noah, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus, ni Muhammad, at iba pang mga propeta sumaka nila noong ang kapayapaan. Sinabi ng mahal na Allah sa banal na Quran, sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan, sa paningin ni Allah, Islam ang kanyang relihiyon na katanggap-tanggap. Mga mahal kong kababayan, kung hindi ninyo pag-aralan ang pananampalatayang Islam, kayo po ay manatili sa kamangmangan. Pero kung pag-aralan po ninyo ito, para itong treasure na napakahalaga sa iyong buhay, huwag po tayong mag-one-sided. Kasi po, ang Islam lamang ang relihiyon na ibinaba ng Diyos sa mundo upang gabay sa sangkatauhan. At ang mga Muslim naman ay hindi yung Arabo, hindi yung taga Mindanao, hindi yung taga Iraq, taga Iran, kundi ang ibig sabihin ng Muslim, siya yung sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Ibinalik ka lamang sa tunay mong pananampalataya, no, sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. No, ang Muslim, siya yung tao na doer, no? Yung kumikilos, no, sumasamba, tumatalima, sumusuko sa nag-iisang Diyos lamang. Take note. Walang dugong Muslim at walang salitang Muslim. At ang sinamba ng mga Muslim, sino siya? Siya si Allah. Siya si Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagpakilala sa kanyang sarili. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nang ibig sabihin po, sa ngala ni Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Sabihin mo, Muhammad, na si Allah ay nag-iisa lamang, ahad. Na ibig sabihin ng ahad, walang nauna sa kanya at wala nang kasunod. No? Siya yung unang Diyos at huling Diyos. Wala nang Diyos maliban pa sa kanya na karapat dapat sambahin. Si Allah lamang po. Sinabi pa niya, siya yung sandigan ng lahat. Sa kanya lahat nagdidepend ang mga nilalang. Lumalapit sa kanya, no, kung sila ay may pangangailangan. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaroon ng anak. Hindi siya nanay, hindi siya tatay na mangangailangan ng anak. At sa kanya ay walang katulad. Hindi, ibig sabihin na walang katulad. Walang kapares. Kaya hindi natin siya pwede ihambing sa mga tao. Ibang tagapaglikha sa mga nilikha. Tandaan po natin yan. At siya lamang ang nagtataglay ng karapat-dapat sambahin. Mga mahal naming kababayan, isipin ninyo na tayo ay babalik sa tagapaglikha. At inshallah subhanahu wa ta'ala, naway gabayan po tayong lahat sa nag-iisang Diyos. Dahil kung hindi po niya tayo magabayan, sino pa ang gagabay sa atin, maliban sa Kanya? Mga mahal kong kababayan, tandaan ninyo ang tatlong katagangyaon, Islam, Muslim at si Allah. Sa ngayon, yun lamang po ang ibigay ko at hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.